What's up mga krang? And for today's video, may bago tayong package na dumating from Shopee Gaming. So, IGPSPORT na heart rate sensor. Tara, i-open natin ito maya-maya. Ito yan siya. Tingnan natin yung karton. Maayos ito kaka-package at walang damage. HR60 nga pala ang model ito mga krang. So, ito yung kukumpleto sa ating setup. So, meron tayong heart rate sensor ngayon at meron tayong speed sensor and cadence at syempre yung BSC100S natin. So, tara, review na natin. Open na natin. So, tara, mga krang, i-open na natin itong photoelectric heart rate sensor ng IGPSPORT. So, nakumpleto na natin yung mga sensor natin. So, open na natin siya. Ganda ng buksan ito. Hindi mo wasp yun. Ilalim natin siya yung open. So, sa loob, pag in-open natin, so yun na, wala na lang itong box. So ito mismo yung sensor. Ayan siya, magpaipit lang dito. So ang nagustuhan ko dito is, dito mo lang sa braso mo lang siya ilalagay. So hindi mo na kailangan i-strap sa chest mo. Siyempre medyo hassle kasi pag sa chest, pag ihi ka, pag ibaba mo yung bib mo, kailangan tanggalin pa yun. So ako, ito na lang, sa braso na lang, at least kahit ano, hindi mo na siya mag-agalap. So yun lang, bukas gawin natin ng separate video. So yun ang laman, ito ito siya. Check natin ito. Okay, so chargeable siya mga kram. Ito yung parang charging pad niya. Ayan. So ito yung micro USB na charger niya. So ipapanguli ito yung heart rate sensor mo pag nalobat. At yun, i-charge na siya. So next, syempre, and the best, manual. So ayun, testing natin ito bukas. Then bigyan ko kayo ng review kung ano bang nasabi ko sa product na to. So tulad ng mga sensor natin iba, ipe-pair din natin siya doon sa mismong computer natin or yung ating speedometer. So ayun, nakakrampakita ko rin sa inyo yung likod. So ito yung sensor niya. So tatanggalin mo lang to. Tanggalin mo muna yan, may plastic dyan. So pag natanggal mo na yan, pwede mo na siya ilagay dito. Pwede mo siya i-charge. So ayun mga krang, to open mo siya, ito yung power button niya nasa gilid. So ilo-long press lang natin siya, mga 2 seconds. Ayan, iilaw na siya. Ayan, iilaw na. So ayan, pag yan, umiilaw na. Next turn na mag-read yan. So ilagay mo sa braso mo. At i-collect mo lang doon sa speedometer yun at goods na. So ayan mga krank, na-pair na natin siya sa ating IGPSPORT na app. So ayan, gumagana na yung heart rate sensor natin. So ito yung naging aking setup. So itong nasa taas, ayan yung 67, yan yung heart rate ko. So yung speed nilipat ko sa baba. Then meron pa rin tayong gradient. Ito yung cadence natin and yung total distance. So pag nilipat mo, andyan na yung iba. So yung timer natin, distance, temperature, and altitude. So yung mahalaga lang naman sa akin yung nasa page 1. At least yan, yung heart rate natin, makikita na natin. Kasi yung sa smartwatch na ginagamit natin, hindi siya pwede i-connect dito. So napabili ako ng heart rate na separate. So mas okay yung may heart rate tayo para at least natin pag sobrang taas na yung heart rate natin, magpahinga muna. So yun lang, testing natin siya bukas sa ride. Let's go! So ayan, tulad nga nasabi ko sa inyo, yun yung power button. At ito yung mga position na pwede nyo paglagay. Pwede sa may forearm lang or pwede sa mismong braso. So ako, mas okay ako dito. Mas okay yan. Then ayan, yung charging port nga. Ayan, charge mo gamit yung micro USB. Pwede siya mga frank pa na-charge. So ayan, nakaligit na siya dun sa charging port niya. So ayan, nag-blink-blink lang. So panag-stable yan, it's full charge. Siyempre, testing na natin mga krang. So nilagay na natin sa braso natin. Tayo lalabas na hanggang sa susunod na video. Peace out, ride safe!